Sino siya? Paring Rodel. Si Jacob pare, kakambal ko. Pansamantala makakatulong natin siya dito sa pag-aani ng mga palay. Diba sabi ko, kukuha ko ng backup natin. Ayan na siya, si Jacob. Sigurado ka sa kanya pare? Handa siyang mainitan dito sa bukid. Eh ang puti niya, napakalinis pa. Baka hindi yan tumagal dito sa maputik na lugar natin. Sana yan pare, dating magbubukid rin yan. Namalagi lang kasi siya sa Maynila ng 10 taon, kaya napakaputi niya. Ano? Ang gwapo ng kakambal ko pare no. Sino mas gwapo? Sa aming dalawa? Ako o siya? Iyan ata, nakakambal mo, pare. Tama ang sagot mo paring Samuel. Siya talaga ang mas gwapo. At alam mo ba kung bakit siya umuwi galing Maynila? Bakit pare? Umuwi siya pare dahil may liligawan raw siya dito sa atin. Talaga pare? Sino naman pare? Di ko alam kung sino, paring Samuel, pero ang sabi niya, kaibigan ko raw. Isang malapit na kaibigan ko raw ang liligawan niya. Ang ipinagtataka ko, sinong babae kaya yun? Wala naman akong masyado na kaibigan na babae dito sa bukid. Kaya pala isipan talaga sa akin ang liligawan ng kakambal ko na yan, na si Jacob. Ang sabi pa niya ni Jacob, noong mga bata pa lang raw kami, ang sabi niya, matagal niya na raw itong crush. Kaso, hindi naman raw ito nakikipag-usap sa kanya. Dahil ako raw ang palaging kausap at kasama. Talaga pare? Sino kaya? Yun nga rin ang ipinagtataka ko eh. Kasi Coast Guard na siya ngayon sa Maynila. May maayos na sweldo na. Pero hindi pa siya nag-aasawa. Dahil ang sabi niya sa akin, may babalikan na raw siya dito sa probinsya. Eh sino naman kaya ang babalikan niya pare? Hindi ko nga rin alam paring Samuel eh. Hindi ko talaga alam. Isipin mo ah, 30 mil ang sahod niya sa pagiging Coast Guard niya. Pero ni minsan, wala yan girlfriend si Jacob. Talaga pare? Ang taas naman ang sweldo. Pero walang girlfriend. Oo pare, totoo sinasabi ko. Siya naman kasi ang nagkukwento mismo sa akin ng buhay niya sa Maynila. Kaya alam ko. Kung ganun pare, yung kakambal mo na si Jacob umuwi dito sa probinsya para lang ligawan ang taong mahal niya. Ang taong matagal niya ng crush. Oo pare, tama ang sinabi mo. At yan ang palaisipan sa akin kung sino. Tignan mo yung si Jacob. Papunta ngayon dito sa atin. Ang tamis ng ngiti niya oh. Habang naglalakad siya papalapit sa atin. Ngayon ko lang nakita na ganyan siya kasaya. Ang kakambal ko na yan. Ano? Pansin mo paring Samuel? Oo nga. Pansin ko nga. Ang gwapo naman pala talaga niyang kakambal mo. Kapag nakangiti, paring Rodel. Napakamakisig pa na lalaki. Ganyan palang mga Coast Guard. Required daw sa kanila yan pare eh. Required na ano? Required na dapat makisig at malakas. Dahil sinasakop na ang karagatan natin ng ibang bansa. Kaya dapat lagi raw silang handa sa anumang panganib o pananakop. E paano yan paring Rodel? Wala ba silang duty sa Maynila Bay? Sa Maynila? Sa Manila Bay ngayon? Nakalibraw yan kakambal ko na yan pare eh. Ang sabi niyan ni Jacob, nag-leave siya ng 4 na linggo para lang sa liligawan niya. Ang tindi naman ng kakambal mo pare.
apat na linggo ang inilaan para lang sa liligawan niya. Sino kaya ang tao na yun? Yun ang malalaman natin mamaya, pare, sa inuman mamayang gabi. San pala tayo magiinuman mamayang gabi, pare? Doon sa bahay namin, pare. At alam mo ba, nakabilin-bili na niya ni Jacob na i-invite raw kita, paring Samuel. Huwag ka raw mawawala mamaya. Ano? Ako? Bakit naman kabilin-bilinan pa ako, pare? Yun nga eh, nagtataka ako. Bakit kabilin-bilinan niya na i-invite kita? Magkakilala ba kayo, pare? O close na ba kayo noon pa? Siyempre hindi. Hindi, paring Rodel. Hindi ko pa nga yan nakakausap yung kakambal mo na si Jacob. Kahit nung mga bata pa tayo, bihira ko nga yan makausap kasi ikaw lang naman ang close ko noon, paring Rodel. Oo nga eh. Tayong dalawa lang naman talaga ang close sa isa't isa, paring Samuel. Mula nung mga bata pa tayo, yung si Jacob, iba ang mga kasama niyan. Mga taga-kabilang barangay, kahit nung mga binata na tayo. Oo, tama ka. Naalala ko pa dati. Nagiging kalaban pa nga yan natin si Jacob sa basketball. Dahil ang mga tropa niyan ay yung mga taga-kabilang barangay. Kaya hindi talaga kami close niyan. Pero bakit kabilin-bilinan niya na i-invite raw kita sa inuman mamayang gabi, paring Samuel? Aba malay ko, pare. Pero sige, dahil kumpare mo ako, makikijaming ako sa inyo ng kakambal mo. Salamat, pare, ah. Maasahan ka talaga. Akala ko hindi pwede mamayang gabi kasi sabi mo pagod ka. Matutulog ka ng maaga. Isang magandang araw sa inyo, Sir Will, at sa masugid ninyong mga tagapakinig. Kilalanin niyo po ako sa pangalang Samuel, 29 anyos, isang pobre na binata dito sa probinsya. Meron akong kumpare na si Rodel at may kakambal siya, si Jacob. Itong si Jacob na kakambal ni kumparing Rodel, umuwi raw dito sa probinsya para ligawan ang crush niya nung mga bata pa lang raw kami noon ni Rodel. Matagal raw itong pinagplanuan ni Jacob. At ngayong matagumpay na tao na siya at kaya ng magpamilya, desidido raw itong mapasagot ang taong crush nito mula nung bata pa raw ito, sabi ni Rodel na kumpare ko. Lalo raw naging crush ni Jacob ang taong ito mula nung mga binata na kami. Ang pag-ibig na mula sa crush ay lalong lumala nung maging binata na raw itong si Jacob. Kaya raw nung mapunta ito sa Maynila at nalayo ng matagal, lalo raw itong nagpursigi na makatapos ng Coast Guard upang pagbalik nito sa probinsya ay maihaharap nito ang sarili na pwede na itong magustuhan ng crush niya. Ang tanong namin ni kumparing Rodel, sino ito? Sino ang babae na crush ni Jacob na taga rito sa amin na matagal nitong pinaghandaan? Kahit si kumparing Rodel ay walang idea kung sino ang tao na ito. Kaya pala isipan sa amin ni kumpare kung sino nga ito. Nung gabi na, habang nagiinuman kami ni kumparing Rodel sa may balkonahin nila, palagi namin napag-uusapan ang kakambal niya na si Jacob na nandoon pa sa sentro ng bayan, bumibili noon ng pulutan. Bigla itong dumating nung gabi na yon na nakamotor ito. Isang big bike na motor na mamahalin.
bumaba ito sa motor na malaartista ang itsura. Walang sinabi ang itsura namin ni Rodel dahil kami ay magbubukid lang. Habang naglalakad si Jacob patungo sa amin, abot tenga ang ngiti nito sa amin ni Rodel. Animoy, sobrang saya nito na galing siya sa bayan. Bigla akong napayuko noon dahil sa akin na siya bigla nakatingin. Ang tagal niyang nakatingin sa akin habang naglalakad siya, kaya yumuko ako kasi bigla akong nailang noon. Kumuha na lang ako ng pulutan at kumain na lang ako at tumagay na lang at tumingin ako sa malayo. Habang nakatingin ako sa malayo, biglang umupo si Jacob sa may tabi ko. Kinakausap niya noon si Rodel na kakambal niya. Ang nakapagtataka, nung nagsimula na siyang ikwento kay Rodel na kakambal niya, ang tungkol sa crush niya, sa akin na siya palaging nakatingin. Pangiti-ngiti pa ito sa akin. Hindi naman ako natutuwa sa patingin-tingin niya sa akin na may halong ngiti. Lalo akong nailang at parang gusto ko nang umuwi. Sabi ko kay Rodel, parang sumama bigla ang pakiramdam ko noon, kaya nagpapaalam na akong umuwi na. Pero ang totoo, naiilang na ako sa kakambal niya na panay ang tingin sa akin nung gabi na yun. Si Rodel naman, hindi man lang napapansin niya noon na ang napakagwapo niyang kakambal na Coast Guard ay sa akin palagi nakatingin habang pinag-uusapan nila ang crush nito. Ang ginawa ko nung gabi na yon, tumayo ako Sir Will mula doon sa upuan. Nagpaalam ako na iinom ako sandali ng maligamgam na tubig doon sa kusina nila. Dahil nga nagdadahilan na ako na masama ang pakiramdam ko. Hanggang sa noong nasa kusina na ako, naglalagay na ako ng maligamgam na tubig sa baso, bigla na lamang dumating doon si Jacob at nakita mismo ng dalawang mata ko ang reaksyon niya nung makita niya ako doon. Opo, nung makita niya ako sa kusina, nakamilang ang nandoon at ang mga mata niya na nakatingin sa akin ay waring nagsasabi na nag-aalala siya sa akin. Para bang may sakit ako na nag-aalala siya. Eh wala naman akong sakit. Bakit naman siya nakatingin sa akin ng ganun? Ano yun? Concern agad siya sa akin. Ni hindi naman kami close para maging concern siya sa akin. Ni hindi naman kami magkaibigan. Nandoon si Jacob sa may pintuan ng kusina, nakatingin sa akin na parang nag-aalala talaga. Hindi niya naman ako kinausap noon. Sa loob-loob ko, bakit ganito ang kakambal ni kumparing Rodel? Bakit sobrang bait ng itsura niya sa akin? Ganun ang mga tingin niya sa akin habang umiinom ako ng maligamgam na tubig. Kinausap ko siya para nang sa ganun ay maging kalmado siya at huwag akong tignan. Kamusta, pare? Ang tagal mong namalagi sa Maynila ah. Coast Guard ka na pala. Sumagot naman siya ng mahinahon noon, pero nahalata ako na namula ang mukha niya, lalo na ang pisngi niya nung kinausap ko siya. At ang isinagot niya sa akin ay ganito. Oo, pare. Sinikap ko talaga na makatapos ng Coast Guard
para sa taong mahal na mahal ko. Ngayong nahanap ko na ulit siya, handa na akong ligawan siya. Ipaparamdam ko sa kanya na siya ang pinaka-espesyal na tao para sa akin. Handa kong gawin lahat, lahat ng ipapagawa niya sa akin. Handa kong bilhin lahat ng bagay na gusto niya. Mapasagot ko lang siya. Ang mga sinabi ni Jacob habang nakatingin siya sa akin ng seryoso. Kitang-kita ko sa mukha niya ang pag-aalala na baka tanggihan siya o basti din siya ng taong tinutukoy niya. Sa isip-isip ko, sino kaya ang tao na ito? Habang nasa kusina pa kami noon, gustong-gusto ko nang itanong kay Jacob kung ano ang pangalan ng taong tinutukoy niya. Kasi iba na talaga ang mga tingin niya sa akin. Sobrang seryoso niya noon. Grabe talaga, Sir Will. Pero nagdadalawang isip ako na itanong yon dahil lalong sumasama ang pakiramdam ko. Hindi ko alam kung dahil sa mga tingin niya sa akin na ganoon o dahil ilang na ilang na ako sa paraan ng pakikitungo niya sa akin. Kahit naman kayo, Sir Will, kung kayo ang nandoon sa sitwasyon ko, maiilang talaga kayo kay Jacob kasi may kakaiba talaga sa mga tingin niya. Nung mga binata pa lang kami noon, hindi naman siya ganun. Hindi naman kami niyan close nung mga binata pa lang kami. Dahil ang close ko talaga ay si kumparing Rodel. Pero ngayon, bakit parang concern na concern siya sa akin? Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Itinanong ko na. Sino pala, pare, yung liligawan mo dito sa probinsya kaya ka umuwi? Balita ko kay kakambal mo na si Rodel. Crush na crush mo raw yung yun mula nung mga bata pa tayo. Sino pala yun, pare? Ikaw, pare, ikaw ang taong yun. Ikaw ang matagal ko ng crush. Sir Will, naubo ako. Nabitiwan ko ang baso ng tubig. Nabasag yun sa kusina. Dali-dali akong umalis sa kusina at umupo doon sa harapan ni kumparing Rodel na tumatagay noon. Nilamig ako noon. Para akong giniginaw sa nalaman ko. Niminsan, hindi ko naisip sa buhay ko na may lalaking magkakagusto sa akin. Naalala ko pa ang reaksyon ni Jacob nung iniwan ko siya doon sa kusina noong sabihin niyang ako yun. Natulala siya at labis na nalungkot noong bigla akong umalis sa kusina. Labis na nalungkot si Jacob dahil alam niya mismo ang sagot noon na hindi ako pwede dahil hindi ako bakla. Ayaw ko talaga sa mga ganun. Pero hindi naman bakla si Jacob noon. Naging coast guard nga siya kasi lalaki naman talaga siya. Pero ang nakakagulat ay ang sabihin niya mismo sa harapan ko na ako raw ang liligawan niya kaya siya umuwi. Hindi na ako mapalagay noon habang tumatagay kami ni kumparing Rodel. Parang gusto ko nang umuwi. Gusto ko nang tumakbo dahil natatakot na talaga ako na may lalaking nagkakagusto sa akin
Kinakabahan na ako noon. Lalo na nung biglang dumating si Jacob at muli itong umupo sa may tabi ko noon. Pasado alas 11 na noon at gustong gusto ko na sabihin kay Rodel na ihatid niya na ako pa uwi dahil natatakot na po ako kay Jacob. Ang totoo, gusto kong sabihin noon kay Rodel. Nahiramin niya yung motor ni Jacob at ihatid ako pa uwi. At sobrang takot nga. At sa sobrang takot ko nga, bigla ko na lang yun nasabi kay Rodel. Pare, Rodel, ihatid mo na ako pa uwi. Hiramin mo yung motor ng kakambal mo at ihatid mo na ako dahil masama na ang pakiramdam ko. Gusto ko nang matulog. Subalit wala talagang alam si Rodel tungkol kay Jacob na kakambal niya. Imbis na ihatid ako ni kumparing Rodel gamit ang motor ni Jacob, si Jacob mismo ang inutusan niya na maghatid sa akin pa uwi. Lalo akong kinabahan noon dahil pakasabi ni Rodel, agad naman pinaandar ni Jacob ang motor. Tiwalang tiwala si Rodel kay Jacob na ito na ang maghatid sa akin pa uwi. Hindi ko naman masabi kay Rodel na nagtapat na noong gabi na yon si Jacob sa akin, na ako pala ang liligawan nito. Kaya gulong-gulo na ang isipan ko noon. Kung may sarili lang sana akong motor, hindi na sana aabot sa ganun. Kasi mahirap ako, Sir Will, at isang magbubukid lamang. Nakikita ko noon na malungkot na si Jacob. Ang mga mata niya ay waring nagsasabi na nag-aalala siya sa akin dahil alam niya na ang kasagutan na hindi ko naman talaga siya gusto. Dahil uulitin ko po Sir Will, hindi po ako nagkakagusto sa kapareho ko. Hindi po ako bakla. Kinakabahan na ako noon dahil unang-una, Coast Guard na yung kakambal ni Rodel na si Jacob. Paniguradong mas malakas siya kaysa sa akin. Kung ihatid niya ako pa uwi, lalong nakakatakot sa gitna ng daan. Baka kasi bigla niyang itigil yung motorsiklo sa liblib na lugar at wala man lang akong magagawa laban sa kanya dahil mas malakas siya sa akin. Ngunit inutusan ni Rodel noon ang kakambal niya na ihatid na nga ako pa uwi. Naiilang na kinakabahan ang nararamdaman ko. Ako lang talaga kasi ang nakakaalam sa totoong dahilan ng pag-uwi ng Coast Guard na ito dito sa probinsya. Hindi alam ni Rodel ang lahat ng ito. Hindi alam ni Rodel na ang kakambal niya ay nagkakagusto sa kapareho nito na lalaki. Kahit sino naman kasi ang makakakita sa kakambal ni Rodel, hinding-hindi mag-iisip na ito ay ganun pala. Eddie, sumakay na ako sa motorsiklo nito na mamahalin. Nagulat ako. Noong nasa kalagitnaan na kami ng daan, lumiko ito patungo sa bayan, imbis sa ruta na papunta sa bahay ko. Doon ako lalong kinabahan, Sir Will. Naisip ko na baka kung ano na. Ngunit pagdating namin sa bayan, pasado alas 12 na, bigla itong bumili ng maraming pagkain. Lugaw na may baka ata yun, pansit gisado na dalawa at mga tinapay. Pakabili nito, iniabot nito sa akin ang mga pagkain na yun. Sabi niya, ibigay ko raw ito sa mga nakakabata kong mga kapatid. Nagpasalamat naman ako agad dahil hindi pa noon kumakain ang mga kapatid kong nasa bahay. Wala kasi kaming hapunan nung araw na yun. Ang totoo,
manghihingi lang sana ako ng mga tirang pagkain sa bahay ni kumparing Rodel, kaya nakipag-inuman ako. Kaso yun na nga, bumili si Jacob sa bayan nung gabi na yun. Pagdating namin sa bahay, alas 12:30 na noon, sumalubong yung mga kapatid ko na mga gutom na at kinuha agad ang dala kong pagkain. Sabi ko, magpasalamat sila kay Jacob kasi siya ang bumili ng mga yun. At noong aalis na si Jacob, napalingon ako sa kanya. Agad akong nagpasalamat sa mga pagkain na binigay niya sa mga kapatid kong gutom. Sir Will, hindi pala siya kagaya nung iniisip ko. Iba pala si Jacob, mabait. Medyo nawala yung takot ko noon habang nagpapasalamat ako sa kanya, habang siya naman nakasakay na sa motor niya at aalis na. Yung mga tingin ni Jacob, iba na naman. Parang nagmamakaawa siya. Ewan ko ba, yung mga tingin ng mata niya parang nagpapaawa sa akin. E ano bang ibig sabihin niya? Maawa ako? Anong gagawin ko? Bakit palagi siyang ganun? Parang nag-aalala siya lagi sa akin at nagpapaawa. Bakit may mga ganito na lalaki, ang tapang tignan at makikisig na tao, tapos kung makatingin, nagpapaawa? Edi tinanong ko siya kung bakit ganun siya makatingin sa akin. Para kasing nakakaawa na siya. O bakit ganyan ang itsura mo? Bakit ganyan ang itsura mo? Para kang nagpapaawa sa akin. Nagpasalamat naman ako sa lahat ng pagkain na bigay mo. Ano pa ba ang nais mo at ganyan ka makatingin sa akin, Jacob? Alam mo, kung alam lang ito ng kakambal mo na si Rodel, magugulat yun na ako pala ang matagal mo nang tinutukoy na crush mo. Pwede ba, Jacob? Huwag naman ganyan ang itsura ng mukha mo. Para kang nakakaawa. Ganito talaga ako, Samuel, sa taong mahal na mahal ko. Lagi akong nag-aalala. Lagi akong concerned. Hindi ko alam pero pakiramdam ko, parang ayaw kitang iwan. Parang gusto ko dito na lang ako makitulog sa inyo. Ano? Dito ka makikitulog? Para saan? At dito ka matutulog? Para sa'yo. Gusto kong bantayan ka buong magdamag. Baka kasi may mangyari sa'yo na masama. Ililigtas kita. Babantayan kita, magdamag. Ano? Hindi na ako bata para bantayan mo. Kaya kong sarili ko. Sige na, umuwi ka na. Salamat sa mga pagkain. At sinasabi ko sa'yo, pare, malabo talaga ako na magkagusto sa kapwa ko lalaki, dahil hindi ako bakla. Okay lang. Alam ko naman na hindi mo talaga ako magugustuhan. Pero sana, huwag mo naman akong pagbawalan na pumunta dito lagi sa bahay niyo. Gusto ko kasi, araw-araw nakikita kita. Sumasaya ako. Hindi ka naman bawal pumunta dito. Basta huwag ka lang lalagpas sa boundary. Bawal ang masama. Ibig mong sabihin, payag ka na araw-araw tumambay ako dito sa bahay mo. Samuel,
Oh, pwede naman. Pero kaibigan lang ah. Sige na, umuwi ka na. Malalim na ang gabi. Delikado sa daan. Salamat, be. Anong be? Tigilan mo yan, Jacob, ba? Sinasabi ko sa'yo. Sige na. Uwi na. Sir Will, umuwi noong gabi na yun si Jacob at nagkatotoo na nga ang hinala ko. Araw-araw na siyang pumupunta sa bahay ko kasama ang kakambal niya na si Rodel na kumpare ko. Walang kaalam-alam si Rodel sa lahat na ang kakambal niya ay araw-araw gusto akong makita. Kung makita lang naman, wala akong nakikitang masama. Pero iba pala. Hindi ko akalain na darating sa punto na lalagpas si Jacob sa boundary na bawal. Walang hiya. Ganun ba talaga ang mga Coast Guard? Hindi ba talaga sila marunong umintindi na pag bawal, bawal talaga? Sa araw-araw na pakikitambay ni Jacob sa bahay, araw-araw yan nagdadala ng pagkain para sa mga kapatid ko. Palagi naman akong nagpapasalamat sa kanya dahil ayaw kong isipin niya na gusto ko ang mga pagdadala niya ng pagkain. Kaso, wala naman talaga kaming makain, Sir Will. Kaya malaking tulong talaga ang mga pagkain na palaging dala ni Jacob. Kaso, dahil pala sa mga kabutihan na ito, akala ni Jacob ay gustong gusto ko na siya. Akala niya mahal na mahal ko na rin siya. Kaya inakala niya nasasagutin ko na raw siya. Iniminsan, hindi talaga ako tinatablan ng pagmamahal sa kapwa lalaki. Kasi babae ang gusto ko, Sir Will. At isang gabi, noong nagiinuman kami sa may puno, nasa may tabi ko na siya noon. Bigla niyang hinolding hands ang kamay ko. Sabay tumingin siya sa akin at nakangiti. Para akong binuhusan ng malamig na tubig noon. Dahil sa pinakaunang pagkakataon yun, na may isang lalaki na nakipag-holding hands sa kamay ko. Si Rodel, hindi napapansin na ang kakambal niya naka-holding hands na ito sa kamay ko. Grabe, akala talaga ni Jacob, gusto ko na rin siya. Porke hinayaan ko siya na dumalaw araw-araw sa bahay. Porke tinanggap ko lahat ng pagkain na dala niya. Inakala niya na in love na rin ako sa kanya. Pero hindi. Totoo lang ako sa sarili ko. Wala talaga akong maramdaman. Ni hindi ako kinikilig man lang sa kanya kapag nakangiti siya sa akin. Wala eh. Manhid ata ang puso ko. Sadyang lalaki talaga ako. At hindi ko talaga magawa na magkagusto sa kapareho ko na lalaki. Pero si Jacob, umaasa talaga na mahal ko na rin siya. Matapos niyang makipag-holding hand sa kamay ko, umakbay naman siya sa akin na parabang close na close kami. Sabi ni Rodel, natutuwa raw siya na close na kami. Iyang totoo, nakaakbay sa akin ang kakambal niya dahil may gusto ito sa akin. Ako naman, bilang lalaki na may respeto sa nararamdaman ng isang tao, pinapabayaan ko na lang noon si Jacob. Dahil nire-respeto ko ang nararamdaman niya, kahit wala naman akong maramdaman sa kanya. Hanggang sa noong mga alas 10 na, yung mukha ni Jacob
parang nagpapaawa na naman. Nakakaawa talaga siya. Parang nagsasabi ang mukha niya na yakapin ko raw siya at ikis ko raw siya. Ewan ko ba? Pero Sir Will, tuwing magpapaawa ang mukha ni Jacob, naiisip ko na gusto niya na yakapin ko na siya at ikis. Grabe, para akong inuutusan niya noon na lambingin ko na siya. Grabe talagang mukha niya. Nakakaawa. Kung napapansin lang sana yun ni Rodel, siguro titigil na yun si Jacob sa mga pagpapaawa nito. At tinablan ako ng awa. Parang naawa na rin talaga ako. Umakbay ako sa kanya. Yung akbay na parang nakayakap na ako sa kanya. Lalong natuwa si kumpareng Rodel dahil close na raw kami ng kakambal niya. Wala siyang alam na naaawa lang ako dahil yung mukha ng kakambal niya laging nagpapaawa. Hay, ewan ko ba? Ganito ba maglambing itong lalaki na ito sa akin? Sa akin pa talaga na isang manhid na tao. Nung tapos na ang inuman, sabi ni Jacob, papaiwan raw siya. Gamitin na raw ni Rodel ang motor niya pa uwi dahil sa bahay ko raw siya makikitulog. Anak ng tinapa. Akala talaga ni Jacob, gusto ko na siya. Sabi pa niya kay Rodel, sunduin na lang daw siya kinaumagahan. Dahil lasing na raw siya at ayaw niyang bumiyay sa daan kasi baka raw sumuka siya. Wala talaga. Paraparaan na noon si Jacob. Yun na ang pinakaunang gabi na may makikitulog sa bahay ko na isang lalaki. Kasi si Rodel nga na kumpare ko, ni minsan, hindi nakitulog yan sa bahay ko. Dahil totoong lalaki talaga yan, Sir Will. Hindi yan nakikitulog sa ibang bahay. Pero itong si Jacob, wala na. Nagpaalam na siya sa kakambal niya na hindi na raw siya uuwi. Dito na ako hindi mapalagay. Sa dami ba naman ng mga tulong at kabutihan na naibigay na sa akin noon ni Jacob? Sa gabi na yun, naiisip ko na maniningil na ata siya ng mga tulong na ibinigay niya. Iano naman ang ibabayad ko? Wala naman akong pera. Sir Will, kinakabahan na ako noon. Ang lakas ng tibok ng puso ko. Dahil kung ano-ano na ang mga tumatakbo sa utak ko. Habang si Jacob, lasing na nga siya talaga at nakatingin sa akin na nagpapaawa na naman. Ang mukha niya, waring nagsasabi na yakapin ko siya. At parang nakikiusap ang mukha niya na pumayag na ako. Napabayaan ko siyang makitulog sa bahay ko. Eh ano? Saan siya matutulog? Wala naman kaming sala o isa pang kwarto sa bahay. Ang bahay ko po kasi, Sir Will, isang kubo lang. Isang kubo lang at paglabas mo ng kubo, kusina na agad. Ganun ako kahirap na tao. Saan siya matutulog doon sa lupa? Nagulat ako. Yung mga kapatid ko umalis nung gabi na yun. Sabi ng mga kapatid ko, doon daw sila makikitulog sa kapitbahay namin. Dahil gusto raw nila na may matulugan man lang si Kuya Jacob nila. Dahil lasing na ito, kawawa naman raw. Sa dinami-dami raw ng kabutihan at tulong na naibigay nito sa amin, nararapat raw na magkaroon ito ng matutulugan sa kubo namin kahit sa gabi na yun lang daw mismo. At bilin pa ng mga kapatid ko, huwag ko raw iiwan si Jacob. Samahan ko raw ito doon sa kubo. Bantayan ko raw. Pagkasabi noon ng mga kapatid ko na samahan ko siya, si Jacob nakatingin sa akin at sobrang saya niya. Ang saya ng mukha niya na kanina lang ay nagpapaawa
ay wala na. Maniningil na talaga si Jacob Sir Will ng mga naitulong niya sa amin. At ano naman ang ibabayad ko? Wala naman akong pera noon. Ngunit nagsalita na siya, sabi ni Jacob noon. Sige na, be. Samuel, kahit sa gabi na lang na ito, mahalin mo lang ako ay sapat na sa akin. Pagmamahal mo lang, Samuel, ang tanging pag-aasa ko. Sa'yo lang ako sumasaya ng ganito. Sige na, be. Kahit sa gabi lang na ito, maramdaman ko man lang na mahal mo ako. Kahit magkunwari ka lang na mahal mo ako, ay okay na sa akin. Payakap nga, be. Ano? Yun na lang po ang tanging nasabi ko. Ano? Sir Will, wala na. Pinabayaan ko na lang si Jacob sa nais niya na mahalin ko raw siya sa kahit sa gabi na lang yun na mismo. Pagmamahal ko raw ay okay na. Ayun, natulog na siya doon sa loob ng kubo. Naghihintay siya sa akin na matulog na rin daw ako. Grabe, sobrang lakas ng tibok ng puso ko noon. Kinakabahan ako. Ewan ko ba, basta kabado talaga ako. At nung matutulog na ako, tulala na lang ako noon sa bubong na anahaw ng kubo. Di ko alam kung bakit napunta ako sa sitwasyon na ganun. Bahala na. Basta bukas pagising ko, maliligo na lang ako doon sa ilog. At natulog na nga ako noong gabi na yun, Sir Will. Si Jacob na isang ghost guard, kasama ko na siya noon. Masayang masaya siya nung gabi na yon at palaging nakangiti dahil ang taong mahal na mahal niya ay kasama niya na. Sir Will, tama nga ako. Maniningil si Jacob ng lahat ng kabutihan na naibigay niya sa amin, sa aming mga magkakapatid. At dahil wala naman akong pera, nagdesisyon ako na magbayad ng utang ko sa kanya. Bahala na, basta magbabayad talaga ako ng utang ko kasi nakakahiya talaga kay Jacob. Ang ibinayad ko na lang sa utang ko sa kanya noon ay ang pagmamahal ko na kunwari lang naman kasi hindi ko naman talaga siya mahal. Nagmamahal, Samuel.